Hi guys, good morning. Dahil alaw na ng madaling araw. Good morning na sa inyo guys. Inabot ng madaling araw, kaantay sa amo. And topic ko for my video now, for this video is about issue sa feeding situation ng isang OFW. Kasi I wanna share this video or gusto ko din magbigay ng advice kasi alam ko na hindi lang siya. Kasi may kakilala, may kaibigan ako na dumating sa point na yun, may naramdaman siya sa sarili niya, patuloy pa rin siya nagtatrabaho kasi nga may pangarap. Alam ko na hindi, naisip ko na pwedeng hindi lang siya kasi marami OFW dito na Pilipina sa ibang bansa, diba? Kaya alam ko na pwedeng hindi lang siya ang nakakaranas noon o kasi nasa Pinas na siya ngayon kaya thanks God, okay na siya ngayon. Kaya naisip ko na alam kong hindi lang siya nakaranas noon na isyong ganun na may dinaramdam na sa sarili tapos nagtitiis pa sa trabaho kasi mas pinapriority yung pangarap, yung alam ba kung nagpapatayo ng bahay kasi siya ganun siya, nagpapatayo siya ng bahay tapos syempre may binubuhay siya yung inaasahan lang sa Pinas para matustusan yung pangangailangan ng pamilya niya. Siyempre, sa hirap ng buhay. Kaya parang siguro nagtuman siyang or mahigit pa na nagtitiis sa sakit niya. Basta importante sa kanya matapos yung bahay, makapagpadala sa pamilya. Kaya siyempre, kaibigan niya ako, naghingi siya sa akin ng advice. And thanks God, dininig niya yung advice ko. Kaya ngayon, nasa Pinas na siya. And then, syempre, thank you din kay Lord. Ganun yun. Kaya, yun. Kaya gusto ko din i-share yung advice na binigay ko sa kanya. Kung isa ka sa pwedeng nakakaranas nun, na ganun nga na, halimbawa, may nararamdaman ka ng sakit sa sarili mo, na alam mo naman pati, buti kung ubo lang, or simpleng sipon, ganyan. E kung malalayo, alam mo sa sarili mo na maano yung yung nararamdaman mo is, complicated, diba? Complicated yung nararamdaman mo sakit pero chino-choice mo pa rin sarili mo na titiisin mo yung sakit na nararamdaman mo kasi kung may pinapatayo kang bahay, pinapaaral kang anak or iniisip mo yung hirap ng buhay sa Pinas, yun yung ibibigay ko din, isi-share ko yung advice na binigay ko dun sa kaibigan ko na isipin mong mabuti, magtitiis ka, diba? Magtitiis ka, may pinapadala yung sahod mo, pinapadala mo sa Pinas, hindi nila alam yung pamilya mo sa Pinas na may nararamdaman ka ng sakit. Isipin mong mabuti, isipin mong malalim na paano kung tiisin mo yan, hindi ka umuwi ng Pinas. Paano kung dumating sa point na di naman sa pagano na lumalayan, mas maoperahan ka, or buti na lang kung maoperahan ka at gumaling ka. E paano kung di naman sa pagano, di mo alam yung buhay mo kung dahil sa sakit na yan, dahil sa ininda, dahil sa pera, diyan pa maano yung buhay mo, diba? O mas lalong mas mahirap na sa pamilya mo na mawala ka dahil lang sa sakit na yung iniinda mo. Yan, isipin mo mabuti. O kaya naman kung sabihin na natin na maoperahan ka, magpaopera ka, isipin mo, tama ba yung 2 years na pinaghirapan mo na gagastusin mo kung magpaopera ka kung sakali, diba? O kaya naman, buti yung 2 years na pinaghirapan mo is naipon mo. O di ba wala kasi nga pinapadala mo, pinapagawa mo na bahay kung ano man yung ginagastusan mo, o di ba wala kang pera. Yun yung mas mahirap, yun pa yung mas mabigat sa pamilya mo na uuwi ka dun o gagastusan ka pa, di ba? O saan kukuha ng pera, di ba? Mas mahirap, sino maghanap ng pera kung hindi ka na nga nahirapan ka ng sakit mo. Syempre sino magkakandarapa na maghanap ng pirang gagastos sa'yo. Siyempre, yung pamilya mo din. O diba, mas tubli pa yung parang dinalan mo pa ng problema yung pamilya mo. Kung darating ka sa kanila is kailangan mo pa ng milyon para lang dahil sa sakit mo. Kaya ngayon pa lang, yan ang ginawa kong sinabi kong binigay kong advice dun sa kakilala ko. Habang maaga pa, agapan mo na. Kasi yung pera napupulot lang yan sa Pilipinas. Kung yung pinapagawa mo ng bahay, gusto mong mabuo, kahit sa Pilipinas, kahit matagal, mabubuo mo yan, basta masipag ka lang. Kung iniisip mo naman yung pera, gusto mong makaipon, makapag-ipon ka.
makukuha mo naman yan kahit nasa Pinas ka lang eh. Kisa naman ganyan, isipin mo yung magiging resulta kung titiisin mo pa yung sakit mo. Kasi sa huli, pamilya mo yung gusto mo bigyan ng kinabukasan o gusto mo bigyan ng magandang buhay, yung pa yung papahirapan mo pagdating ng time, kung malala ka na, o yung papaalaga ka pa, diba? Tapos, saan pa sila kukuha ng pera para lang maipagamot ka, diba? Kaya ngayon pala, mag-decide ka na kung may nararamdaman kang something or alam mong komplikado, mag-decide ka na kung buhay ng Pinas at doon ka na magpagaling, hindi yung iniisip mo pa yung pera. Pinapriority mo pa kaysa sa sarili mo is yung pera. Oo, ano yung sarili mo, walang problema. Eh, siyempre, kung may sakit ka, ikaw naman mahihirapan. Pero kung magpagamot nga, yung siyempre, pag-uwi ka ng Pinas na malala ka na, alam nga naman, tiisin ka ng pamilya mo, hindi ipagamot. Oo, kung walang pera, buti kung may pera. Oo, okay lang yan kung may pera. Hindi mahihirapan yung pamilya mo maghanap ng pera na ipapagamot sa'yo. Eh, yun yung walang-wala. Eh, siyempre, kaya ka nga nasa abroad pa, kasi sarap ng buhay, no? Tapos uwi ka pa, dagdag pa sanin pa ng pamilya mo. O, sino mahirap ang pagdating ng time? Kaya nga hindi pa malala, eh, kung habang hindi pa yan malala, agapan mo na, pagamot ka na, mag-decide ka na umuwi ng Pinas. Huwag mo na isipin yung pera, kailangan kong mabuo yung bahay ko, kailangan kong mapatapos yung anak ko. Kahit sa Pinas, kaya mo yan, kisa naman uwi ka ng Pinas, hindi ka na makagalaw dahil sa sakit mo. Magmumroblema pa yung pamilya mo pang hanap ng pampagamot sa iyo. Kaya yun yung binigay ko, yan pinagalitan na tuloy kita. yun yung binigay ko doon advice sa kaibigan ko, kaya hopefully magagaling na din siya kasi nagpapagamot na siya sa hindi pa naman malala, kaya nagpapagamot lang siya sa albulary, yung ilot ba. Magkano lang ba yun sa ilot-ilot? Bigyan mo na ba 20? Ikulumala yun, nasa ospital di libo na yung ginagastos, problema pa yung pamilya paghanap ng pera. O di, buti na lang, thanks God, sumunod naman siya sa payo ko, kasi kaya inisip niya ng mabuti na tama yung sinabi ko, lumala, sino mang problema, pamilya. Ayun, kaya hopefully isipin mo mabuti, pera makukuha mo sa Pinas. Kung ano yung mga gusto mo, makuha mo sa Pinas, sipag ka lang. Kasi magsipag ka lang kasi naman ang sakit, mahirap gamutin yan pag malala na. Baka milyon na abuti ng katumpas yan, kulang pa yung pinaghirapan mo dito sa abroad. Kaya yun. Yung ano ko lang, nasa point na may mga point ka na nasa ganun. Pakinggan mo yung ano ko, yung advice ko. Pag-isipan mo rin kung tama yung binibigay kong advice. Kailangan mo bang umuwi or hindi? O kung ipapriority mo yung pera, bahala ka. Sige. Hindi naman sa kapag ano yan. Kasi yung binigay ko din yung advice, nadadala tuloy ako ng emosyon nung nagbigay ako ng advice dun sa kaibigan ko. Ayan, okay. Tapusin natin video. Tapusin natin itong video ko. Nakapagbigay na ako ng advice. Hopefully makatulong ako. And kung may gusto kang linawin sa video ko, scroll mo lang pataas and may comment dun sa pinakababa. Magbigay ka ng message dun. And magre-reply naman ako. At para sa mga next video ko pa, kung gusto mong mapanood, pindutin mo yung subscribes. And then, lahat ng video na i-upload ko is mapapanood mo. Okay? Good morning ulit. Pero, matutulog. Hindi pa yan matutulog. Wala pa yung amo namin. Yeah, okay. God bless. See you in my next video. Don't forget. Comment and subscribes, likes. Okay? God bless.